may ipapakita ako sa inyo. Dahil si Swiss ay bumalik na! Guys, papakita ko sa inyo si Eurobabe, yung nanay nito, kung bakit ako nag-vlog ngayon. Halika dito, dali, vlog tayo. Oh. Guys, Eurobabe in the house. Napakaganda ng katawan, di ba? Ito ang talagang maipamamana pag siya ay umanak. Naka-video na pala yan. Hello guys, hi guys, welcome back to my channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe Samwala Stick. Napakatagal natin mag-vlog. Guys, sasabihin ko sa inyo kung bakit napakatagal mag-vlog. Dahil napaka-busy na Samwala Stick. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi tayo magtutuloy-tuloy sa vlog. Game na tayo, marami akong sorpresa sa inyo. Unang-una sa lahat, itong nakikita ko nyo. Itong nakikita nyo, tingnan nyo, tutukan mo. Boom! First ever release ni Samwala Stick, guys. Pocket Standard Classic XL American Bully by Samwala Stick, guys. Diba? Certified Wala Stick. Tingnan nyo naman. Diba? At special to. Tingnan mo. Diba? Special. Dahil may pin. Diba? Ganda, diba? Talagang pinag-isipan ni Samwala Stick. Pinaghandaan. Di ba mga kawala stick? Sukat ko. Kasi, pagpasensyahan nyo na, napaka-happy ko. Dahil, natupad yung pinaka-naiisip ko noon pa na gumawa ng cup. Kaya, ito na yun. Boom. Okay ba? Yay! Di ba? Guys, oh. Dagdag pogi points habang hawak mo ang American bully mo. Or exotic bully mo. Di ba? First ever release. Cup ni Samwala Stick. Ang tanong, meron pa ba Sir Sam? Yun lang. Simula ngayon, pag naglabas ako ng cup mga Kawala Stick, ay talagang limited edition. Nakikita nyo to guys, di ba? Flat. Di ba? Ang tawag dyan ay bull cup na snapback. Pero flat siya. At meron naman tinatawag na K-frame o kaya yung curve. Ngayon, kaya ako siya ginawa kasi magkaiba ang hugis ng ulo ng tao. Yung iba, bilugan, which is ito ang mas bagay. Tapos yung iba, yung makitid yung sentido. Ito. Makitid na maliit. Eh, ganun ako. Kaya K-frame ang bagay sa akin. Pero syempre, sinuot ko na rin kasi gusto ko lang i-flex sa inyo. Ayan, no? Diba? Ngayon, ano bang makukuha mo dito? Pasok tayo. Andito na tayo ngayon. Ito guys, oh. Ito yung cup. Bago ko to simulan, saglit na saglit lang to guys. Gusto ko talagang i-flex to. Ang vlog natin ngayon ay napaka-interesting. Kaya abangan nyo yan. Oh, ayan o. Oh. Ito ang makukuha nyo. May box yan. Pag binuksan mo. Of course. The cup. Ito sinasabi kong K-frame guys o. Oh. Diba? Ang K-frame guys, walang butas dito. Kumpara mo dito. Diba? So malalagyan mo siya ng pin. Ngayon, pag K-frame ang binili mo, Dito yung pin. Kaya lang, hindi nga kasama. Kung gusto mong bumili ng pin, 200 pesos, guys. Guys, ang labas ko dito sa kulay na ganito is 1.8. So, bahala na. Pabilisan lang. Super quality to, syempre. Sobrang quality to, guys. Sobrang quality to. Anong laman ito? Ayan, o. Oh. Tingnan nyo. Of course, certificate of authenticity.
na sa akin galing. Legit, all original. Ayan, no? Di ba? Pang ilan to? One to, pang one to. Kasi, itong sombrero ko na to, sa bawat gawa ko, meron akong dalawang kukuhain. Isang K-frame, tsaka isang flat. So, para sa twins ko yun. Dahil alam nyo naman, may anak na ako, twins, di ba? So, parang pamana ko na sa kanila to. Kaya yan, no? May nakalagay yun. Yexus Samian C. Kay Yexus yung, ano, yung K-frame. Kay ano yung, kay Yeshua yung flat. O, yan. Ito ang makukuha nyo. Siyempre, ito ang pinakamahalaga na galing sa akin, di ba? Tapos, siyempre, meron niyang tag. May tag yan. Of course, may sticker yan. May hanger din yan, di ba? Saan ka pa? At syempre, kung kukuha ka ng pin, ito, ganito nakalagay. So, yan lahat ang makukuha mo dito, guys. Limited edition lang, guys. Tayo lang ang makakasuot. Pero, bakit ko nga ba nagawa to? Jag, 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 jag. Meron kasi ako nilabas na damit. American Bully. Diba? Tingnan mo, suot mo to. Tatalikod ko, ah. Pag tumalikod ako, guys, bam! Bully! Diba? Sobrang ganda. Diba? Ito, sure ako, baka makakuha ka pa, pero ang ginawa ko dito sa t-shirt, gray, black, tsaka white. Ito yung white, guys, oh. Para makita nyo. American Bully. Diba? Limited edition lang to. Pag nag-release ako nito, lahat ng i-release ko na merch o kung ano man yan, limited edition yan. Kaya ito, white. Ganda, di ba? Ganda ng pagkakahagod dyan, guys. Silk screen yan, kaya pang matagalan yan. And of course, black. Ay, mukhang maraming magagandahan dito sa black, oh. Di ba? Ayun yung black. Yan yung black. Kaya lang, mga kawala stick, 100 pieces lang lahat. Ang lista ko ay 60 o 70 pieces ang nakuha. So guys, may 30 pieces pa na maaari kayong makakuha. Kaya, naku, i-message nyo na ako. Baka sakaling pag napanood nyo to ay meron pang t-shirt. Message lang kayo sa akin. Saan? Hindi, wag sa YouTube. Wag dito. Wag kayo mag-message dito. Kasi hindi ko kayo may re-replyan. Hindi natin mabibigay yung mga details natin. Mas maganda sa page ko ng Samuala Stick. Kung hindi ka pa nakaka-follow, i-follow mo na. Doon tayo mag-transact para okay na okay, 'di ba? Ngayon, okay ka na. Taka lang, na-proud ako dito talaga sa aking cup. Sobrang ganda. May ipapakita ako sa inyo. Dahil si Swiss ay bumalik na. Guys, please welcome. Bumalik na si Swiss, nakakita nyo. Napakagandang aso, mga kawala stick. Grabe, hindi ko akalain. Sa totoo lang, hanggang ngayon, parang gusto ko siyang gusto ko siyang bawiin sa ganda. Tingnan mo naman tumindig. Pakita mo. Bully na bully. Grabe. Ay nako, nano exotic bully. Hindi ko alam, 8 months and plus na to. Grabe, sobrang ganda. Hinayang na hinayang ako sa kanya, pero ang maganda nun, kay Sir Joey Generoso naman, at always nag-message naman sila sa akin about sa kalagayan ni Swiss sa kanila. So malamang-lamang, sabi ko sa kanila, at gusto rin nila na maisali to sa exotic na bully show, kaya malaman natin. Siyempre, sasamahan natin sila, pero siyempre, gusto rin nila kasi na ma-vlog natin uli si Swiss. Kasi tignan mo naman, di ba? Tutukan mo, halika. Dito ka. Tingnan mo. Grabe, nothing to hide. Talagang bully, oh. Grabe. Labas na yung elbow. Talagang maliit lang siya. Tapos yung ulo niya, pumuputok na, di ba? Kaya nasa akin, guys. Kaya nasa akin si Swiss. Kasi, ang mga magulang niya ay nasa States. Eh, walang mapag-iiwanan. Sabi ko sa akin na lang. Sa akin na lang kesa sa iba na hindi alam mag-alaga ng exotic bully, di ba? O eh sa akin, tingnan mo.
sobrang ganda. Oh. Safe na safe yan sa akin kasi syempre mayroon tayong experience kung paano mag-alaga ng exotic bully. Napakagandang aso, di ba? Oh. Kaya ako siya binlag, guys. Bukas aalis na yan. Eh, nakapangako ako sa pamilya nito na ma-i-vlog ko siya. Kaya yan, oh. Pero sobrang pogi talaga. Grabe, sobrang pogi talaga. Okay. Tindig, tindig, tindig. Paano makita nila? Swiss. Oh, ayan, oh. Grabe, di ba? Sterling pound, oh. Sa ano ni Swiss, oh. Grabe, gandang aso, oh. Oh, di ba? Sobrang ganda, oh. Oh, yan. Akala nyo ba, ito lang. Ito lang yung ano natin. Ay, sa mga hindi pala nakakaalam, ha. Si Swiss ay tatay niya, si Sterling Pound. Nanay niya, si Euro Babe. Nako, may connecto kung bakit ko ito pinakita. Tingnan nyo naman mag-produce. Nanay niya si Euro Babe. Hindi nyo pa nakikita si Euro Babe, diba? Si Euro Babe ay wasak na female na maliit lang din. Nanay niya yan. Pero ang binato niya ay si Sterling Pound. So ibig sabihin, nakikita ko kay Euro Babe na maganda yung ano niya, yung maganda siya i-breed. Kasi binabato lang niya yung ano sa kanya, naging stud sa kanya. Which is, eto, hindi mo ito masasabing kamukha ito ni Euro Babe. Sa kulay siguro kasi parehas naman sila ni Sterling Pound. Pero yung structure niya, Sterling Pound na Sterling Pound talaga. Ayan o. Sterling Pound na Sterling Pound talaga. Yan, ayan, elbow out o. Si Euro Babe, hindi siya elbow out. Pero ito, Sterling Pound na Sterling Pound talaga yan. Tsaka yung ulo, Sterling Pound, di ba? Huwag kayong mag-alala dahil ipapakita ko sa inyo ngayon si Euro Babe, yung nanay niya. May connect yan kung bakit ko ito pinakita. So sobrang quality nito, malabong hindi uli tayo maglabas ng ganito. Sabi ko nga sa inyo, nanghihinayang ako kay Swiss na nai-release ko siya. This time, pag si Euro Babe ay na-i-breed ko uli, titiyakin ko na makakakip tayo. Diba? Halika, come, let's go na. Oh, pakita mo, ganda oh. Sobrang gandang aso oh. Diba? Nano-exotic bully talaga oh. Sobrang ganda ni Swiss oh. Swiss! Okay, eto na, sasabihin ko na. Guys, papakita ko sa inyo si Euro Babe, yung nanay nito. Kung bakit ako nag-vlog ngayon. Instant na naman to. Instant na naman. Kaya tara, pasok tayo sa loob. Guys, nakita niyo naman siguro kung gaano kawasak na wasak na naman. Beast! Psst. Tingnan mo si Beast. Oh. Inaabot si King Sila. Tingnan mo kasi si King Sila. Inaagaw kasi yung ano eh, yung laruan ni Beast eh. Oh, tingnan mo si Euro Babe. Oh. Halika dito, dali. Vlog tayo. Oh. Guys, Euro Babe in the house. Yay! Napakaganda ng katawan, di ba? Ito ang talagang maipamamana pag siya ay umanak, di ba? Ang maganda sa kanya, binanatan siya ni Sterling Pound, naglabas siya ng elbow out na Sterling Pound, dinagdagan pa ng katawan. Nakita niyo naman, dinagdagan pa ng katawan. Ngayon, ayun, grabe oh. Di ba? Ganyan namin talaga 'to pinapaano eh. Ganyan talaga namin siya pinapawasak. Pinapaano ba? Kondisyon bago ipestad. Di ba? Guys, gusto ko lang sabihin sa inyo, tingnan nyo ang bat nito. Tingnan nyo ang pepe. Nako! Namagana! Guys, nakita nyo? Guys, si Euro Babe ay confirm na siya ay hit na. Oh my goodness! Euro Babe ay hit na, guys!
Guys, hit na si Eurofig. Kanino natin papa-stud? Yun ang tanong. Sino ang i-stud kay Eurofig? Biruin mo. Na-stud na si Asia. Na-stud na si Dollar. Tapos eto, nagsabay-sabay ng breeding mga kawalastik. Asia, nag-hit. Binanata ni King Sila. Dollar, nag-hit. Binanata ni Kronos. Eurofig. Sino ang babanat kay Eurofig mga kawalastik? Masosorpresa kayo. Masosorpresa kayo kung kanino ko siya ibabanat. Kasi, sabi ko nga sa inyo, maganda sa maganda, nag-breed, nanganak ng hindi nila kamuka, or hindi ganun kaganda katulad nila, pero hindi ibig sabihin yun, pangit na yun. Meron pa rin yung blood na pwede maglabas sa susunod na generation na katulad ng magagandang, katulad nila na magaganda, di ba? Kaya, ibibreed ko siya at magugulat ko yun kung kanino. Kaya abangan nyo yan. Siyempre, next yan. Ngayon, Sam, yun lang ba Sam? Aba, sa totoo lang, itong isiniwalat ko sa inyo, napakahirap na kasi magsasabay-sabay mga anak to guys. Isipin mo, sabay si Asia at si Dollar. Tapos, konting araw lang siya naman, di ba? Ito ang problema. Gusto ko nang sabihin sa inyo ang problema. Kasi si Asia at si Dollar ay na-stud na, okay. Okay. Hindi siya problema. Ito, nag-hit na papa-stud din. Masasabi ko bang hindi na problema pero parang problema kasi tatlo na sila? Well, may sumama pa. Guys, may sumama pa. Sino ang sumama pagkatapos ni Eurofig? Guys, please welcome Kise. Guys, sumabay na si Kises. Nare-remember nyo ba si Kises? Si Kises ay yung in-stud ni Kang, the 10 million na nano-exotic bully na anak ni Crown. Guys, ito sasabihin ko na. Si Kises ay ibabalik natin uli kay Kang. This time, sigurado ako magti-take na to mga kawalastik. Pray lang tayo. Si Kises ay para kay Kang, pero si Eurofig ay para kay... Abangan nyo sa vlog para makita nyo. Iba-vlog ko si Eurofig pag ini-stud na ni... Abangan nyo yan, guys. Pero si Kises, sobrang aabangan nyo. Kasi si Kang, na-remember nyo? Si Kises at Kang ay nag-breed sila, ang dalawa. Pero ang problema... hindi nag-take si Kises. Pero this time, sigurado naman ako na basta nararamdaman ko na mangyayari na tong breeding na to. Kaya lang, ang pinoproblema ko, guys, napakarami kong breeding ngayon. Dalawa sa nano-exotic bully at dalawa sa XL. American bully. Ano bang gagawin natin dyan? So, yun yung sinasabi kong problema. Pero tingnan mo naman, hindi mo ibibreed, eh napakagandang aso, next generation, no? Diba? Sobrang liliit na aso, oh. Grabe. Tingnan mo rin yung pepe ni Kises, eh. Kises, halika. Oh, yan, oh. Ay, aray, wait lang. Ayan, oh, yung pepe ni Kises, oh. Diba, guys? Oh, yan. Kaya sigurado na ako, no, Kises? Oh, grabe. Eto si Kises, guys. Buto-beto. At, Butobay, adobo, di ba? Na exotic bully, si adobo. Tapos, sa tatay naman nito, sa nanay naman na part, ang bloodline nito ay iti, yung choco tri. Kaya, tingnan natin. Sana makagawa tayo ng maliliit. Na, alam mo na, katulad ng nila Sterling Pound, katulad nila Kang. Sana. Pero nakikita ko naman, kasi nga, si Eurofig, naglabas eh, di ba? Sobrang ganda ng katawan eh. Bilib na bilib ako sa anak nito, mga kawalastik. Pero si Kises,
Kaya abangan nyo si Kisses. Dahil dadali natin yan kay Jay Bros. Siyempre, iba-vlog pa rin natin, di ba? At punta naman tayo kay Jay Bros. Tingnan naman natin yung mga aso niya. Kasi namimiss ko na eh. Napakarami. Ang luwag ng playground nila. Naglalaro lahat ng exotic bully, di ba? Pero ito talagang si Euro Babe. Naku, sinasabi ko sa inyo. Pakita mo. Pakita mo. Oh, nag-iikutan eh. Oh, oh, kala mo oh. Kala mo mag-aaway. Parehas naman bulinggit. Oh. Oh, nag-aamuyan pa. Kala mo nun, pares naman babae. Eh, nakakatawa kayo ah. Oh. So guys, inuulit ko, bago yung cup natin. Baka meron pa. PM mo ko sa Facebook page ng Samwala Steak. Ha? Kahit ito. Kahit ito guys, tatlong kulay ito. Baka makakuha kayo nito, sayang. Tingnan mo. Iba yung datingan nito. Iba yung datingan yan, mga Kuwala Steak. Oh. Nakita nyo naman, di ba? Sobrang ganda. Sobrang ganda, di ba? Abangan nyo yung vlog ko. Kay Eurobabe, sino mag-i-stay? At si Kisses, papunta kay Jay Bros. Abangan nyo, guys. Tingnan nyo. Hindi kami mapakalag dito kasi itong dalawa. Tingnan mo. Oh. Si Bis tsaka si King C lang. Kulit eh. Itong si Bis. Video mo. Bis, bakit ang kulit mo? Ha? Ang kulit ni Bis eh. Oh. O yun o, inaagaw yung laruan. Si King Sila naman, inaabot. Ay nako. Sus. Sige na. Guys, abangan nyo. Mahaba-haba na yung vlog natin. Nako. O nga pala, gusto ko rin sabihin sa inyo na si Cronos ay nire-ready na natin. Sa show, kung sakasakali, kung saan makakasali. Let's do this na. Napakaganda ni Cronos. Abang sa vlog.